Trap tube na po ba yan? O hindi pa po? Guys, and good evening sa inyo lahat. Dahil anong oras na ngayon ay 11:10 PM. So guys, hindi ko alam kung anong may ramdam ako, pero ito yung parang hinihintay ko, pero hindi ako prepared. Ay, actually prepared ako kanina umaga lang. Hindi ako prepared, na inform lang ako. Guys, nangitlog na si Celina. Oh my God. Ay, wala akong masyadong alam sa pagbibreed ng flowerhorn, pero parang gusto kong masimilyahan o malagyan na ng ma-fertile ni Bruce yung kanyang mga yung eggs ni Celina. So sana maging successful to. So ngayon, big decision talaga yung nangyari. Ito si Celina. Hindi ko muna bubuksan yung ilaw, pero makikita nyo nandito yung itlog niya. Yung mga dilaw-dilaw. So, yan. Nagiging aggressive siya ngayon. Hanggang dito sa may gilid, nag-itlog siya sa pader. So, ito si Bruce. Kanina pa siya nakatingin. Alam ko pagsasamahin siya eh. Pero sabi na si Kuya Jay sa akin, si Sir Jay, yun yung pinaguhaan ko sa kanila. Huwag ko daw sila pagsamahin. Ilagay ko na lang si yung male pagtapos na mag-itlog yung female. So, isasabi ko guys, big decision. Kailangan ko na yung tanke natin. Kailangan ko muna tanggalin yung mga live bearers natin. Ilipat sa maliit na tub. Kasi gusto ko pagtapos ng pag-itlog ng Celina dito, pasisimilihan natin si Bruce. And dyan lang yan, naka-divider. So, titingnan natin kung ano mangyayari, kung may lalabas pang fingerlings o magiging fry ba. So, gagawin natin yung makakaya natin kasi critical talaga ang pag-breed ng flowerhorn, kasi minsan kinakain nila yung itlog nila or yung mismo fingerlings na yung kinakain. So, yun. Nililinis ko, tinatanggalan ko ng mga bato. Andito lahat ng bato na gravel natin kasi baka magasgasan yung fins nila sa tayo ng yan, 50 gallon tank. Naisip ko sana dito kasi kanina ang umaga nag-drop tube si Celina. So ang naisip ko siguro, wait, natanggal yung saksakan ng extension. Nag-drop tube siya, so naisip ko na baka pwedeng gawin kong breeding nilang dalawa to. Para hindi ko natatanggalin yung mollies, pero nahuli ako kasi akala ko bukas pa siya mangingitlog talaga. So yun. Nagbabalak din ako maglagay ng maliit na silver arowana. So guys, hit nyo yung like button at saka subscribe nyo kung gusto nyo tayo magkaroon ng silver arowana. So yun guys, tatapusin ko na yung trabaho dito kasi mga magta 30 minutes na rin na nangingitlog si Celina, pero di pa rin siya tapos. Matapos ang estimated na 45 minutes. Tingin ko natapos na siyang mangitlog. Kasi kanina pumapahid-pahid na siya. Ngayon wala na siyang wala siyang ginagawa. Parang pinapay-payin niya lang. So naisip kong tagalin muna yung divider at para malapitan din ni Bruce. So kung inaway siya ni Bruce, ay hiwalay na agad natin si Celina. Is out. So pinoprotektahan din ni Celina. Oh no. Sana hindi siya fail. Yes! Pumapahid si Bruce. Pumapahid si Bruce. Tagal-tagal na rin yung muli silang nagkadikit na walang divider talaga. So yun na. Nag-a-approach na si Bruce. Nahihirapan siya kasi malaki siya at maliit lang yung pinaggawa ni Celina. So parang may stripes na si Bruce, hindi ko alam kung bakit. So yun. Gustong pumahid ni Bruce eh. Iwas lang natin to. Space siya.
no. Oh no. Kailangan ko ng hiwalay si Celina. So ihiwalay natin si Celina kasi inaawin na siya ni Bruce. Pero pumapahid si Bruce. So si Celina dito na siya mapupunta. Sorry, maliit yung net. So pinag-meet lang natin sila ng saglit. Tingin ko okay naman si Celina. Normal lang daw yan na ganyan. Ang ginagawa ni Bruce, sana pahira niya talaga to. Pag kinain niya guys, wala tayong magagawa kasi talagang ganun. Pero hindi ko alam kung pumapahid ba siya or hindi. Pero siguro naman pumapahid siya. Ang ginagawa mo Bruce, kinakain mo ba yan? So yung sinabi ko kanina guys na 1 hour lang hihintayin, hindi pala ganun. Umaabot din pala siya ng 12 hours sabi sa akin. So guys, kung hindi niya man pahiran o mag-fail to, nothing to worry about. Huwag natin masyadong dadamdamin yun kasi nga first time pa lang natin na marami pa tayong matututunan. So hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Wala naman siya, wala namang itlog doon. Hanap ba siya o wala namang itlog dyan eh. Siguro nililinis niya, hindi ko alam. So kung gaano lang kalaki yung tank ni Bruce, solo niya na yan. Yan si Celina. Pahit na ata siya. Tigil ko muna yung recording para maiilang siya. Kailangan kasi talaga natin siyang bantayan, baka kasi kainin niya talaga. Okay, wala rin tayong magagawa. So, panonorin ko lang siya ngayon guys. Mamaya na lang next clip ulit. So, yun nga. Nilipat natin si Celina dun sa baba. Nandun na siya. At si Bruce ay nandito na. Sana gawin niya ang trabaho niya. So, mamaya na lang guys. Subscribe. Nagbabalik tayo sa update na sa ating Flowerhorn. So si Celina nasa 35 gallon at nasa 42 gallons na si na lang si Bruce. So di ko alam talaga kung nagpahid siya or anything, pero sabi kakainin niya raw pag hindi niya napahiran. Eh hanggang ngayon, simula kagabi ha, hindi niya kinain yung eggs. So di pa rin ako kampante. Pero okay lang kung anong mangyari, first time pa lang naman natin ito. Ay wait, yung piniprito ko. So nagbabalik tayo. At ito na si Bruce. So di ko alam kung fertilize yung egg niya. Na-fertilize yung egg ni Celina. Yun. So, hatiin ko na dito, ikakat ko na dito kasi sa next feeds na lang ulit, update ko na lang ulit kayo. So, yun nga guys, ito lang gagawin natin. So, subscribe, like, and share this video. Please tulungan nyo ako, share nyo sa mga experts kung ano ba yung gagawin ko dito. Or yun, saka
comment down below kung ano pang gusto niyo ilagay dyan maliwal sa arowana. So, kung gusto niyo maglagay ng ano, mga aso, o oh, yan o. Oh. Diyan ka sa loob ng aquarium, ha? Ha? Diyan ka sa loob ng aquarium, ha? Hmm? Diyan ka na, diyan ka na! Diyan ka! So, yun. Subscribe, guys. And, yun lang ang update natin ngayon. So, fish out!